Magandang araw mga kaibigan, welcome back sa aking YouTube channel at sa aming munting backyard. So ito yung ating mga sisiw na pinapisa nung nakaraang vlog, yung ika 19 days nila pinakita ko na naglalabasan pa lang. So ngayon, ika 22 days na nila, so ibababa na natin dyan sa hatcher at ilalagay natin sa brooder. So dun sa ating pinapisa mga kaibigan, bali tatlo lang yung hindi napisa sa 50 eggs. So meron tayong 47 chicks na ibababa ngayon. So samahan nyo ako mga kaibigan para makakuha din kayo ng idea sa mga ginagawa kong brooding system dito sa aming backyard. Pati na rin sa feeding program at sa vitamins program ng ating mga sisiw simula day old hanggang sila ay mag 1 month old. So malaking tulong to mga kaibigan para makaiwas tayo sa maraming mortality ng ating mga sisiw at maging healthy sila hanggang sila ay lumaki. So ito yung pinagpisaan ng mga sisiw natin mga kaibigan. So bali 50 eggs yung pinapisa natin nung December 13, ika 19 days. So bali may dalawang BA na hindi nakalabas, ayan mga kaibigan, pero buhay. So gaya ng sabi ko, hindi ko to binabalatan. Kasi possible na may defect na yung sisiw kapag lumabas. So malamang yan yung paa niya liko na at hindi na makakatayo. So meron tayong 47 chicks doon sa ating improvised brooder. So ipapakita ko sa inyo. So ito na yung mga bagong pisang sisiw natin mga kaibigan. So bali 47 ito, 38 na Rhode Island Red, 6 na Black Australorp at 3 Jersey Giant. So yung pinapainom ko sa kanila ngayon, yung ating tubig na may molasses. So yan yung magandang ipainom sa kanila kapag bagong pisa. Kung wala kayong molasses, pwede na yung asukal na pula mga kaibigan para may panglinis lang sa kanilang mga bituka. So pagdating kasi sa brooding mga kaibigan, importante na alam natin yung dapat natin gawin, lalong-lalo na sa first week ng ating mga sisiw. So sa akin ang ginagawa ko, kapag ganitong bagong pisa, so nilalagay ko muna sila sa enclosed na brooder. So kagaya itong improvised natin na balikbayan box. So walang butas ito sa mga gilid, sa itaas lang. So ganito ang itsura niyan. So ganyan lang yung siwang mga kaibigan. Dahil sabi ko nga, yung ating mga day old, ang kailangan niyan ay init. So importante lang dyan may sisingawan yung hangin para magsisirculate pa rin yung magandang hangin sa loob. So hindi nila kailangan ng sobrang lakas na hangin. Yung may sisingawan lang ayos na. So dito sila hanggang sila ay mag 1 week old. So dito natin sila papalakasin, bibigyan ng magandang vitamins para hindi sila magkasakit o tamaan ng sipon. So lalo ngayon mga kaibigan, malamig ang ating panahon dahil may amihan. So abutin pa yan hanggang February. So dapat yung brooder natin ay maayos at yung init ay naibibigay talaga sa mga sisiw. Dahil base sa experience ko mga kaibigan, kapag simulang nilamig ang sisiw, dyan na pumapasok yung mga sakit nila. So kapag na-stress sila, sisiponin na yan, magtatae, at kung ano-ano pang sakit na yun ang nagiging sanhi ng kanilang mortality. So doon sa papisa ko nung December 8 mga kaibigan, nilipat ko na doon sa malaking brooder. So zero mortality tayo doon sa 49 chicks. Dahil same lang yung ginagawa kong programa sa kanila, so ipapakita ko sa inyo para magka-idea kayo. So bali ito na yung ating brooder na ginawa nung nakaraan mga kaibigan, yung pinakita ko doon sa vlog natin. So bali ang sukat nito, 2 feet ang lapad, 3 feet ang taas, at 5 feet ang haba. So itong karton dito, tinakpan ko lang yung ating chicken wire kasi nga sobrang lamig sa gabi para hindi pumasok yung hangin na malamig dyan sa loob. So ang nagastos ko dyan mga kaibigan ay 2,500. So kasama na lahat yung ilaw pati yung mga materyales na ginamit. So ipapakita ko sa inyo yung aking brooding system dahil kada edad ay may naakmang brooder sa kanila mga kaibigan. Para hindi mapigil yung kanilang paglaki, hindi sila mabansot, at the same time, maging healthy sila at yung paglaki nila ay mabilis at hindi sila sakitin. So ito na yung mga sisiw natin na 8 days old na ngayon mga kaibigan. So kung titignan nyo, healthy silang lahat, mabibilog, masisigla. So dahil doon sa day old nila hanggang sila ay mag 1 week old, tama yung ginawa kong preparation, pagbibigay ng vitamins, pagpapakain. Ayan yung naging resulta. So wala tayong mortality dyan mga kaibigan. Kompleto yan, 49. So nakabukas pa rin yung ilaw nila dahil medyo malamig pa dito sa labas. So sa pagpapakain ng ating mga day old hanggang 1 month old, ang tawag doon mga kaibigan ay ad libitum o no limit. So dapat laging may laman yung kanilang feeder
para kapag nagutom sila ay makakain sila kaagad para yung paglaki nila ay magtuloy-tuloy. Pagdating naman sa inumin, mga kaibigan, yung first day nung kanilang pagbaba sa hatcher, ay huwag kayong pabago-bago ng ibibigay na inumin. So sa akin, yung pinakita ko kanina, tubig na may molasses hanggang sila ay mag 2 days old. Tapos, dati ang ginagamit ko, probiotics, pero ngayon Bitmin Pro hanggang sila ay mag 1 week old. So dito, dahil may git 1 week old na sila, binibigyan ko na sila ng Premoxil. So panglaban yan sa lamig para hindi sila sipunin. So prevention yung ginagawa ko. So dahil malamig ang panahon, mga kaibigan, synthetic ang ginagamit ko, yung mga commercial na vitamins. So hindi ako gumagamit ngayon ng mga natural dahil hindi kaya yung lamig ng panahon. So kapag ganyan na yung edad nila, mga kaibigan, kung nakikita nyo, may mga balahibo na. So dapat yung sahig nila nalalaglag na yung mga dumi. Dahil kung close pa rin yan, may ipon dyan, so may stress sila doon sa maduming paligid, yung mga namumuong dumi. So possible pa na magkasakit sila. So dito na sila hanggang sila ay mag 1 month old, hanggang sila ay magkaroon ng makapal na balahibo. So sa ganyang programa, mga kaibigan, kada edad ay tama yung pinaglalagyan natin sa kanila para hindi sila ma-stress at hindi sila magkasakit. So sa brooding kasi nagkakatalo, mga kaibigan. So kung nakikita nyo yung mga puwitan nila, walang mga pastibat dyan, walang mga nagtatae. Dahil tama yung ginawa kong programa sa pagpapakain at pagbibigay ng bitamina. So pagdating naman sa 6 weeks old, mga kaibigan, o 1.5 months, dito ko na nilalagay yung ating mga growth o yung ating mga pinapalaki. So dito open na lahat dahil hindi na nila kailangan ng init. So dahil makakapal na yung balahibo nila, ang kailangan nila yung presko na kulungan. So para mabilis silang lalaki at hindi sila ma-stress dahil mainit yung kanilang pinaglalagyan. Gaya ng sabi ko kanina, mga kaibigan, kada age ng ating mga sisiw ay may correspondent na brooder o grower cage. So dito ko sila nilalagay hanggang mag 2 to 3 months. So para kapag ready na sila at na-vaccinan na natin ng fowl cholera at ng coryza, pwede na natin ibaba sa lupa ng 3 months old. So kung napapansin nyo yung ating mga sisiw, yung ating mga hens dyan, pullets dyan, bali 3 hen, isang rooster. So bali 1 set of breeders na to. Ito yung pinapalaki ko para pamalit dun sa ating mga breeders. So kung nakikita nyo yung kanilang feeder, mga kaibigan, may laman pa rin yan. So ayan. So hindi ko winawalan ng pagkain para kapag gusto nilang kumain ay may makakain sila kaagad, para hindi sila pumayat o hindi sila magutuman. So yun ang gaganda ng ating mga growth. Sana, mga kaibigan, nakita nyo yung importansya ng tamang brooding system sa ating mga sisiw. So kapag healthy yung ating mga sisiw, mabilis silang lalaki, mabilis silang gaganda, at hindi sila payat. So kapag ginamit natin sila sa breeding, ay maganda yung magiging resulta dahil healthy sila.